guys, no? Kamusta? Kamusta? So, ngayong araw, nandito tayo sa store. At magsiset up tayo ng panibagong tank, no? Yung cube tank natin. Kung maalala nyo, meron tayong apat na cube tank dito sa pagpasok natin sa store, no? So, ngayon, set up natin yun. At ayun nga, napakainit ngayon, no? Tapos, napakaalikabok dito sa store. Kasi nga, harap ng daanan. So, ayun, alikabok talaga. So, lagi akong nagwawalis at naglalampaso ng sahig, no? Kasi nga, para naman pagpasok ng customer, eh, hindi madumi. Tapos, maganda tignan, di ba? So, ayun guys, sasamahan nyo ako ngayong araw, no? Para i-set up tong tank na to. So, ayun, sana mag-enjoy kayo at may mapulot ulit kayong mga knowledge at konting kaalaman, no? Na kahit papano na ma-share natin, no? Para sa mga kapwa hobbyist natin at sa mga nagpaplano na magsimula sa mga planted tank. So, ayun guys, let's go, let's go, let's go! At bago din pala natin i-set up guys, no? So, ito yung old setup natin. So, i-aayusin natin ulit, no? So, kita nyo naman yung mga epipipes natin nandito. So, ang gagawin ko, ikukumpul ko sila sa gitna para ang makita na lang dito is yung mga branches, no, ng wood natin. Para siguro mas pronounced, no, nandito somewhere dito sa medyo baba niya yung mga halaman nakakumpul. Tapos, lahat na lang nang makikita sa side na to is puro yung mga branches na lang, no, ng wood para mas maganda. So, kasi nga yung ibang branches natin, inipitan natin ng epipites. So, ayan. Tapos, bawas tayo konti nung background plant natin para medyo umangat, no? Mas gumanda. So, ito yung katabi niya, ito yung gagawin natin. So, medyo nag-practice na ako ng konti, no? Para medyo mabilis, no? So, ayan, kung makikita nyo naman, no? Halos para magiging isa. So, i-move forward lang natin yung hardscape. Okay? So, ayan. Set up tayo. At ayun nga guys, no? Una natin ginawa. Naglagay tayo ng filter wool dito, no? O yung mga filter floss, filter media, no? So, ba't natin ginawa yun? Kasi magpapatong tayo ng bato. Though yung tank size, yung thickness naman ng glass natin is 1/4 inch thick, no? Mas better pa rin na maglagay tayo, no? Bago natin ipatong yung bato. So, yung bato naman natin, hindi naman siya pointed, no, yung ilalim niya, pero mas better, no, na i-prevent natin yung mga possible na pwedeng mangyari tulad ng ano, kung pointy yung bato nyo tapos mabigat tapos tutusok siya sa salamin, possible, no, na mag-crack yung salamin natin sa ilalim. So mas maganda agapan na natin. So ngayon ang gagawin natin, ilagay lang natin yan muna dito, tapos lagay natin to. So nilalagay natin to guys para kasi dito sa likod niya, no, maglalagay tayo ng clay based soil. So itatakpan natin yung mga butas na pwedeng daanan ng ano natin nung clay based soil, no. So para hindi siya mag-roll forward. Kasi dito sa harapan guys, ilalagay lang natin is plain white sand lang. Tapos yung detail, no, para hindi maghalo, para kung sakaling mag-reset ulit tayo, hindi maghalo yung clay base soil and yung sand natin. So yun yung reason guys bakit natin yun, bakit natin to ginagawa. Yan guys, no, sa paglagay ng hardscape natin, make sure na ma-access nyo yung lahat ng gilid, no, lahat ng corner. Para kapag nag-maintenance tayo, scrub tayo ng inside glass, no, para sa lumot, sa algae, hindi tatama, no, tas hindi rin masisira. Kaya maganda na i-consider nyo din yon guys, no. Tulad nito, yan, masyadong dumikit, so medyo mahirap siyang linisin pagdating sa maintenance. So, ang gawin na natin, i-glue na natin yung wood natin dun sa bato. So, yun guys, sa pagdidikit naman ng hardscape, no, so alam nyo na yan, meron tayong super glue, tapos gumagamit ako ng cotton pads. So, gagawin ko lang ay
papalamang ko yung cotton pads natin between sa wood and sa bato. Ayan. Hindi ko makita yung isang tweezer na mas maayos para mas madali. So, umaya natin yan. So, yun guys, kung makita nyo, papalamang ko lang muna yan. Tapos, lagyan na muna natin lahat para tuloy-tuloy yung paglalagay, pag-apply natin ng glue. So, ginagawa natin to kung yung kahoy natin ay hindi pa lubog. Ibig ko sabihin sa hindi pa lubog, no? So, matagal na siyang tuyo. Tapos, wala siyang water sa loob, no? Hindi pa siya nag-absorb ng tubig sa loob niya. So, lulutang yan eventually. Kaya ang gagawin natin ay i-glue na natin, no? So, tutulungan na natin yung kahoy natin para dumikit. Kaya yung isang tweezer. So, okay naman na siya. So, yun. Ganun lang guys, no? So, hintayin lang natin siya. Hintayin lang natin. Tapos, tap nyo konti. So, tignan nyo kung gumagalaw pa. Tingin ko naman, nakasettle na siya. Yun na singitan na natin ng mga filter wall yung mga ano no yung mga butas, so nailagay na rin natin yung false bottom natin na lava vits, no, so para yan sa bacteria na din at the same time magkaroon ng magandang hold yung roots ng halaman natin. So ngayon pwede na nating iano no, pwede na tayong maglagay ng clay based soil. Alright. Lagay na tayo nito. Dahan-dahan lang, no? Yan, guys. Nailagay na natin, no? So, para sa akin lang, guys, no? Medyo hindi mukhang natural yung grains, no? Yung grains ng clay-based soil natin. Pero, don't judge the book, no? Baka naman maganda, di ba? Ganyan lang yung itsura niya. Pero, baka maganda naman siya tingnan. So, ito yung hardscape natin guys. So, ayan na. So, ngayon magpi-fill tayo ng white sand tapos detail na lang and then planting. Bali, ayun no. Maglalagay tayo ng white sand dun sa harap. So, ito nga pala, meron tayong used na sand no. So, ito may kakahalo na siyang mga river pebble tapos may konting mga clay-based soil na nakahalo no. So, maganda pa rin siya in a way kasi hindi siya plain white na boring, no? So, meron siyang detail. Kasi hindi rin naman maganda kapag ka sobrang puti nung sand natin, no? Kasi hindi siya naturalistic tignan. Kasi sa mga river naman natin, no? Wala namang solid na puti lang, eh. So, ayun. Mas maganda pa rin yung medyo may detail na ganyan, no? Tapos, dagdag na lang tayo ng bago. Na konti lang yun, no? Half kilo lang. So pagdating naman guys sa paglalagay ng white sand sa harap, no, mas maganda dito sa harap nyo, mas manipis, no, tapos paangat siya. So bakit ginagawa yon? Para dun sa sense of depth, no. So ayan guys, no, naghang pala yung bone ko. Binakita kung paano natin hinawi-hawi yung mga buhangin. So ayan na. So explain ko lang ulit, no guys. Pagka maglalagay kayo ng buhangin sa harap, manipis lang tapos i-push back nyo para paangat siya. So kung titingnan niyo siya kung baga sa side, nakaganoon siya, no, parang rampa. So bakit natin ginagawa 'yan? Para merong sense of depth, no. So parang makikita natin na kung titingin tayo dito sa point sa somewhere sa point na to, mula sa baba pataas, no. Parang makikita mo umaakyat siya. So isipin mo umaakyat ka ng bundok, no, o umaakyat ka ng isla. Parang ganoon. Parang ganoon yung ano niya. So makikita niyo itong part na to, may mga meron siyang mga
yung filter wool na ginamit nating barrier, no, para hindi mag-roll forward yung mga clay base soil natin sa likod. So gawin natin instead na ang plano ko nung una, tabunan ng white sand yan. Mas maganda, tabunan natin siya ng bato, yung detail natin. No? So i-detail na natin yung hardscape natin. Okay guys, ito yung mga pang-detail natin. No? Mga river stone din to. So sa paglalagay naman ng mga river pebble guys, yan yung pang detail natin. So ganun lang din, no, yung technique. Ganyan nyo lang, tapos kung saan siya mahulog, no, kung saan sila mahulog, yun na ang location nila. So kayo matakot guys na parang, uy, parang ang dumi, parang ang pangit. Hindi guys, normal yun. Hindi normal na pangit ha, pero mas natural siya tingnan. Kumbaga, nakatulong din guys yung ano, yung, di ba yung sabi ko nga, hindi siya masyadong plain, hindi plain white na plain white yung sand natin. Kaya nakatulong din yung konting aqua soil na humalo sa kanya, saka mga black sand, no? So, kasi ganun din naman yung gagawin natin eventually, tulad ngayon, na dinetail natin yung ano, dinetail natin yun, di ba? Parang medyo naging natural siya, dumumi yung ano niya, yung dating niya, no? Kasi kapag ka plain white lang yan, eh masyadong ano, masyado bang, hindi siya mukhang natural. Tapos pwede na tayo mag-proceed sa planting, no? So gagamitin naman natin dito, pearlweed din. Pearlweed and then, yung mga epiphytes natin, no? So gamitin na natin yung mga epiphytes. So eventually then guys, yung ano, yung wood natin, no, magda-darken din yan, no. Sobrang dark brown yung mangyayari dyan kapag tumagal na. So yun guys, tapos na tayo sa hardscape and substrate natin. So pwede na tayo mag-proceed sa planting. At so yun nga guys, no, pangalawang araw na to kasi nung sinetup natin to kinabukasan may pinuntahan tayong event. Ngayon pa lang tayo magtatanim. So ngayon dito, ayan. Kung makikita nyo yan, meron tayong mga epiphytes, meron tayong Java fern and Anubias dito. So sa mga hindi nakakalam anong itsura ng Anubias, ay Java fern. So ito yung Java fern natin, no guys, no, mga epiphytes. Mukha siyang sword plant and then ito yung Anubias natin. Ayan. So ito Anubias na to guys, no. Regular 'yan. Tapos ito naman yung Anubias Nana Petit. So mas maliit na version 'yan. Ganda, 'di ba? So ayun, lagay muna natin dito, taniman natin siya. At ayun, tara. So yun na nga guys, no, naidikit na natin yung ilang epiphytes, yung Java fern and Anubias natin, tapos ayan. So dagdag lang tayo ng ibang detail, tapos tubigan muna natin habang inaayos natin yung stem plant natin sa likod, no. So yun guys, no, start naman tayo maglagay ng background plant natin, yung pearlweed, no. So ayun guys, no, na-set up na natin, naitanim na natin yung mga background plants natin. So ang gagawin na lang natin ay hintayin nating humaba, no, para maging background siya. Tapos ayun, siguro dagdag na lang tayo ng iba pang
pang foreground plants, no? Then, etong kabila, ayusin natin, no? So, ayun, basta ayusin natin. Tapos, yun, no, yung mga, yung ilalim niya, medyo hindi na maganda. Tapos, yung ibang mga nakasabit dyan, ipasok natin sa ilalim. Tapos, yung sun, mas nipisan pa natin para magpantay sila nito. So, para maging mukha silang as one, no? So, ayun, hintayin natin luminaw, tapos, ayun, tignan natin yung final result. So, yun guys, no, nandito na yung isda natin. So, napakaganda ng kulay nito. So, ayan. Tinanong ko din yung seller, no, so hindi niya pa alam yung ID nito or kung anong line, no, kasi ano pa daw to, magpapalit pa daw ng kulay. So, ayun guys, ilagay na natin siya dito sa bagong tirahan niya.